Naglalakihang mga parol na pinalibutan ng mga kumukuti-kutitap na mga pailaw. Makulay rin na disenyo ang bumuhay sa mga nakasabit na bituin na hindi mo aakalain na gawa lang sa recycled materials. Inabot ng 7 talampakan ang tagisan ng husay sa pagiging creative ng mga kabataan sa Giant Parol Contest ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Bagong Sikat. May iba na gawa mula sa plastic bottle at cellophane. May mga binalot ng tuyong dahon, ratan na nilagyan ng tuyong palapa at mayroon pang bilen na nakalagay sa gitna. Bawat purok ay lumahok dahil wala naman daw kailangang gastusin sa kanilang likha. Yearly na namin to ginagawa last year. Ang ginawa namin is Christmas tree making contest. Bali marami talaga nag-participate. Ngayon nag-isip kami na bakit hindi natin maiba naman ang contest, diba? Gusto rin namin ipaano sa aming mga kabarangay na ano ang meaning ng lantern, star lantern na big sabihin na it symbolizes the victory of light as well as hope and goodwill. Hindi man naging madali para sa mga kabataan na buuhin ang kanilang mga parol dahil sa masamang panahon, ay pinilit itong makompleto. Hindi lamang para sa patimpalak, kundi makapaghatid din ng kasiyahan sa komunidad, lalo na sa mga bata. Dahil ang parol ay isa sa mga sumisimbolo na malapit na ang kapanganakan ni Hesukristo. Masaya dahil maraming mga kabataan na sumali dito. Dahil lahat naman po ay nananalo. Walang natatalo sa mga programa namin. Meron pa po kaming voting contest pero nagkaroon lang ng conflict dahil sa Bagyong Vicky, lalo na dito sa amin, the coastal area, yung mga tao naglilikas. Nais lamang din ng barangay na maipadama sa bawat isa na sa kabila ng unos at pandemya na pinagdadaanan ngayong taon ay magpapatuloy ang kasiyahan, pagmamahalan at pagbibigayan na itinuturo ng mga tradisyon o kultura tuwing Kapaskuhan. JD Mamaid, Alpha News, Philippines.